inyo. It's another session for tutorial. At ang topic natin ngayon ay paano gamitin ang oscilloscope at function generator sa electronic workbench. So, don't forget to like and subscribe the channel. So, yung oscilloscope at saka function generator ko na nakikita nyo dito, nilabas ko na siya dun sa menu kasi may mga time na naglalag yung electronic workbench ko. So, para makuha mo yung dalawang devices na yan, i-click mo lang tong instrument button na to, tapos i-drag down mo yung function generator at saka yung oscilloscope. Okay? So, pag dinouble click mo tong function generator, ito yung menu na lalabas sa function generator mo. So, dun sa unang linya, yan, nakikita mo, mga different types of waveform yan. So, sinusoidal, triangular wave, at saka square wave. Yan. I-click mo lang yan kung ano yung preferred mo. Pero usually, ang ginagamit natin ay yung sinusoidal waveform. So, yung frequency, it's up to you then kung ilan yung gusto mong iset dun sa circuit na ginagawa mo. Yung duty cycle, 50%, huwag mong galawin yan. Tapos, yung amplitude, yan yung voltage peak, yung taas ng sinusoidal waveform mo. So, it's up to you din kung ilan yung isiset mo. Kasi, nakabase yung amplitude na yan, depende dun sa isiset mong voltage source mo. Okay? Dito naman tayo sa may oscilloscope. So, itong unang button, yan yung channel 1. Okay? Tapos, yung pangalawang button, yan naman yung channel 2. Tapos, yung pangatlong button sa taas, yan naman yung ground. Tapos, yung pang-apat na button, yan yung trigger. So, usually, ginagamit lang yung trigger kapag may mga noise, repetitive yung sinusoidal waveform mo, kinakabit yung trigger na yun sa circuit diagram mo para mag-stabilize yung waveform na yun. Okay? So, pag dinouble-click mo tong oscilloscope mo, ito yung lalabas. Yan yung menu o yung monitor ng oscilloscope mo. So, ito yung mga measuring line na ginagamit sa oscilloscope. Ito yung channel 1 or channel A. Tapos, ang channel 2 mo, ito, which is channel B. Parehas lang yun. A lang dito, pero 1 doon. Pero yung channel 1 at saka channel A, isa lang. Yung channel B at saka channel 2, isa lang. Now, kapag magsusukat ka ng sinusoidal waveform at ang ginamit mong measuring line ay itong channel 1, dito ka titingin sa may BA1 kasi dyan lalabas yung reading nung channel 1. So, yung BB1, kaya may reading din doon lalabas kasi yung pangalawang waveform na kasama o naka-incorporate dyan sa signal mo, tatamaan nitong measuring line na to. Kaya may reading kang lalabas doon. Okay? Basta ang tatandaan mo, kapag magsusukat ka at gamit mong measuring line ay yung channel 1, dito ka lang titingin sa BA1. Okay? So, yung channel 2 naman, kapag sinukat mo yung pangalawang waveform mo, ang titignan mo ay itong BB2 kasi dun lalabas yung reading na sinusukat mo. So, yung BA2 naman, may reading din lalabas dun kasi yung signal nung nauna o yung signal 1, tatamaan itong measuring line na to kaya magkakaroon ka ng reading dun. Okay? So, yung T1 at saka yung T2, yan yung time kung saan tinamaan yung signal mo nung measuring line na yon. So, ganun din dito sa kabila. Kasi kung ano yung tatamaan ng signal mo dito sa line na ito, yun yung time na yon. Okay? So, yung T2 minus T1 na yan, that is the time difference between the two sinusoidal waveform mo. Okay? So, yung time base, yan yung may mga time na yung signal na lumalabas sa'yo yung very compressed, yung dikit-dikit sila. So, ito yung ginagamit para ma-adjust mo yun para bumuka yung signal mo. So, mamaya makikita niyo kung paano natin gagamitin. Tapos, ito yung channel A.
5 volts per division ang nakaset sa kanya, ang ibig sabihin kasi ganito yan. Lahat ng mga vertical line, yan, voltage ang sinusukat mo dyan pag Y. Pag pa-X, ang sinusukat mo dyan ay time, okay? O period. So, ang ibig sabihin lang niyan, kung nakaset siya sa 5 volts per division, ibig sabihin, bawat vertical line sa box na yan ay 5 volts ang isa. Okay? So, ganun din sa B. So, ibig sabihin, kapag itong ginamit kong measuring line ko, dun sa signal na yun, per vertical line niya sa isang box na yun ay 5 volts din. So, kapag let us say, binago ko to, ginawa kong 2 volts siya, ibig sabihin, pag ito ang ginamit kong measuring line, ang per box niya, yung pinaka-vertical line ng box na yun, ay 2 volts per division. Okay? Pero kapag ito ang ginamit ko, ang vertical line niya per box ay 5 volts. So, usually, lagi mong isiset yan sa parehas para hindi ka nahihirapan mag-measure. Okay? So, yung Y position, ito, ginagamit lang yan kapag, let us say, nagpatong-patong yung signal mo dyan sa monitor ng oscilloscope, yan, gagamitin mo yan para lang makita mo nasan dyan yung channel 1 at nasan dun yung channel 2. Okay? Tapos, ito, isiset mo sa AC. Okay? Kasi, ang gamit mo ay function generator. So, kapag DC source ang gamit mo, edi isiset mo siya sa DC. Okay? Now, para makita nyo kung paano gamitin ito, gawa tayo ng circuit. Okay? So, let us say, meron tayong isang resistor, isang capacitor, at saka isang inductor. Okay? Yan. Tapos, dito natin ilagay. Yan. Basta, tatandaan mo, ang function generator mo ay source. Kasi dyan nanggagaling yung kuryente. AC source ito. So, kunyari, let us say, isiset ko yung frequency ng 60 Hz. So, i-type mo lang 60. Tapos, yung amplitude niya, let us say, ay 5 volts. O, yan. So, ibig sabihin, ang input niya ay 5 volts AC. So, ikabit natin. So, i-connect natin yung mga paa ng bawat component. Let us say, i-connect ko to in series lahat. Yan. Okay. Ayaw niya makonect. Okay, nakonect na siya. Tapos, itong isang paa na to, ikakabit natin sa negative. Tapos, yung isang paa naman niya, ikakabit natin sa positive. Okay? So, kailangan natin ng isang ground. Yan. So, click mo yan. Connect mo dun sa may point na yan kasi yan yung grounding ng function generator. Okay? So, i-refresh lang natin para makita mo. So, let us say, itong channel 1 ko na ito, ilalagay ko dito. Tapos, itong channel 2 ko, dito ko ilalagay. Yan. So, kailangan natin ng isang ground para sa grounding ng, okay, refresh natin. Yan. Para sa grounding ng oscilloscope. Yan. Okay. So, nakaset na yung buong circuit. Susukatin na lang natin. Now, ganito yan. Yung channel 1 mo, nakalagay dito sa point na to. Ang sinusukat niyan ay itong capacitor mo. Okay? So, ito namang channel 2 mo, nakalagay yan dito sa point na to. Ang sinusukat niyan ay yung inductor mo. Now, let us say, itong linya na to, yan, ikinabit mo dito sa resistor. Hindi niya sinusukat yung resistor doon. Ang nasusukat doon ay yung voltage source mo. So, ang ginagawa, para masukat mo kung ilan yung voltahe ng component na ito, pagpalitin mo ng posisyon yung capacitor mo sa resistor mo para yun ang masukat. Ganun ang ginagawa. Kasi, ang oscilloscope, dalawa lang ang terminal, measuring terminal niya. So, ibig sabihin, dalawang component lang ang pwede niyang sukatin at the same time. So, para masukat mo yun, dahil tatlo sila, so, pagpalitin mo yung posisyon ng isa dun sa isang posisyon, yun, masusukat mo siya. O kaya,
itong component na to, ilipat mo dito sa pangatlong component, tapos itong ilipat mo dun, masusukat mo na yung resistor mo. Okay? So, para makita mo kung ano yung itsura niyan, i-switch on natin. Yan. So, stop natin. Yan. Makikita mo, masyadong concise, kulay black na, hindi mo makita kung ano yung itsura ng waveform. So, gagalawin mo yan sa may time base. So, itaas mo siya. Okay? Kailangan ibaba pala natin kasi mas lalong nag-concise nung tinaas natin. So, ibaba. Ayan. So, ayan, makikita mo, unti-unti nang bumubuka yung sinusoidal waveform mo. Ayan. So, ayan. Okay? So, ulitan natin ng konti para makita mo yan. Ayan. So, ayan siya. Ayan yung waveform nung sinusukat mo sa component na ito. Now, hindi mo alam dyan kung sino si channel 1 at saka sino dyan sa sinusoidal na yan, yung channel 2. So, ang gagawin mo, i-click mo tong Y, yan, yung up niya. Kung sino yung tataas dyan, yun yung para sa channel 1. Okay? So, yung hindi tataas, ibig sabihin, yun yung sa channel 2. So, i-up natin. So, ito yung tumaas, yan. Yung sinusoidal waveform niya. Ibig sabihin, yan yung mini-measure ng channel 1 mo. Okay? Yan yung signal ng capacitor mo. So, ibabalik natin sa baba. Yan. Dahil nakita mo na kung nasaan yung signal na yun. So, ang gagawin natin, susukatin natin siya. So, ang pagsusukat, hahanapin mo kung nasaan yung pinakamataas na value. So, katulad yan, ang nakikita mo, 4.76, 4.87, 4.9, 4.92, 4.76, so 4.93. Ibig sabihin, nandun lang sa gitna ng mga balong ginagalaw mo na yun. So, hahanapin mo lang doon kung saan yung pinakamataas na value. At yun yung peak value niya. Okay? So, 4.89, 91, 92, 93. Okay. So, yan yung pinakamataas sa ginalaw natin doon. So, ang peak value niya ay 4.936 per volts. So, tama pa din. Kasi, sabi mo, ang peak value o yung amplitude niya ay equal sa 5 volts. So, ibig sabihin, dapat ang reading mo hindi lalagpas sa 5 volts. So, eto yon. So, dito ka titingin sa BA1 kasi yun yung sinusukat ng channel 1 mo. So, yung BB1, kaya may reading kasi tinamaan mo yung pangalawang signal. Eto, yung para sa channel 2. So, kaya siya negative kasi yung signal na sinukat niya ay yung negative waveform ng signal 2. Okay? Now, sukatin naman natin yung signal nung pangalawa. So, gagamitin natin yung channel 2. So, ang gagawin mo, dito ka titingin sa BB2. Okay? So, hanap tayo dyan. Yan. 4.6, 4.96, 4.94. So, bumaba. So, hanap tayo dyan. Okay. Tingnan lang natin. So, mas mataas. Ito, ang pinakamataas. Which is 4.9661 volts. So, ibig sabihin, yan yung peak value nung signal mo. So, ang sukat niyan, ito yan. Ang sinusukat mong amplitude ay ito. Mula dito sa point na to hanggang doon, yan yung peak value. Yan yung amplitude nung sinusoidal waveform mo. Okay? May mga sinasabing voltage peak to peak. Pag peak to peak, ibig sabihin, i-multiply mo lang by 2 itong voltage peak na to kasi ang sinusukat mo yung taas hanggang dun sa baba ng signal ng sinusoidal waveform mo. Okay? So, kaya yung BA2 mo naman, kaya negative, kasi yung sinusukat mong tinamaan ng measuring line ng channel 2 mo ay yung negative signal ng signal 1 mo. Okay? So,
So, ito ang usually ang tinitignan niyan, yung T2 minus T1, kasi ginagamit ito usually sa pag-compute ng phase shift. Okay? So, ayan. Nakita niyo kung paano magsukat ng voltage peak ng sinusoidal waveform. So, naka-off na siya. So, paano naman sukatin yung phase shift? Ang phase shift, ang ibig sabihin nun, parang yun yung difference ng dalawang sinusoidal waveform mo. Parang yung starting point ng unang signal at saka starting point ng second signal, yung difference ng dalawa na yun, ang tawag mo doon ay phase shift. Okay? So, paano ba gagawin yun? Gawin mo, tignan mo muna kung saan nagsimula yung signal nung signal 1 mo. Pwedeng dito ka magkumuha kasi ang isang waveform, ito, mula dyan, papunta dito. Yan. So, isang signal yon kasi isang period yon. So, pwede din, dito ka magsimula, tapos dito ka kukuha. So, pangalawang signal yon. Okay? Period 2. So, pwedeng ito, period 3. Tapos ito, period 4. It's up to you kung saan point mo gustong kumuha. Basta, magsisimula ka lagi dun sa pinaka-endpoint nung sinusoidal waveform mo. So, let us say, ito. Yan, dito tayo kumuha. So, ito yung signal 1. Hanapin mo lang kung saan yung pinaka-malapit na starting point niya. Yan, yung saktong-sakto. Kasi ano to? Assumption. Okay? Yan. So, yung channel 2 mo naman, kasi ito yung waveform ng channel 2. So, ibig sabihin, dahil dito ako kumuha, so, ang kukuhanin ko ng starting point ng signal 2 dito na. So, ito yung starting point ng signal 2. Yan. So, itatapat natin doon. Okay? Wait lang. Yan. So, yan yung starting point ng signal 2. So, ibig sabihin, ito, yan, yan yung phase shift nung dalawang signal mo. Kung laging ba siya o leading siya, kasi pag laging, nauhuli tong isa dun sa signal niya. Pag leading, itong nauuna tong isa dun sa signal na ito. Okay? So, may formula yan kung paano mo makukompute yung phase shift o yung angle ng layo ng dalawang signal na yan na ginagamit natin sa circuit analysis 2. Okay? Ito yung formula na ginagamit sa circuit 2 para makuha mo yung angle, yung layo ng phase shift na yon. Ang formula ay theta is equal sa phase shift o yung number of division ng phase shift niya over the number of division ng isang period times 360 degree. Okay? So, dito, kung titingnan mo yung phase shift, yung number of division ng phase shift, parang yung isang box mo nabawasan ng kaunti, tapos yung isang box na to, halos 1/4. So, ibig sabihin, mga 1.5. Okay? Let us say assume natin na 1.5 yung division na to, yung layo ng dalawa na yan. So, 1.5, divide mo dun sa number of division ng period. So, ang isang period, ibig sabihin, mula dun sa starting point ng signal mo hanggang dun sa pinaka endpoint ng signal, yun yung period mo. So, bilangin mo kung ilan yung box na na-covered nun. So, mula dito, isa, dalawa, tatlo, mga 3.25, ganun. So, ibig sabihin, 1.5 divide mo ng 3.25 times mo ng 360, yung volume lalabas doon, yun yung angle difference dito. Yan yung angle nitong dalawa. Okay? Ang tawag mo doon sa angle na makukuha mo ay phase shift. Okay? So, I guess that's it. That's how you use the oscilloscope and function generator sa electronic workbench. Sana marami kayong natutunan. So, see you again for the next tutorial. So, don't forget to like and subscribe. Bye-bye!